mula sa isang maulap na kabundukan. Sinabi ko talaga na dito sa lugar na to ko gustong mahanap yung tunay na magmamahal sa akin. Sobrang naniniwala kasi talaga ako sa sinabi ni Leo na may forever sa lugar na to. At isa lang yung sign na hinihingi ko kapag nakilala ko na ang taong yun at inalikan niya ako sa lugar na to. Promise. Mamahalin ko siya ng buong buo. Kaso, wala namang ibang tao. Kami lang ni Leo. Paano ako makakahanap ng forever ko? Wrong timing talaga yung pag-akyat namin. Kaya ito, pinaglaruan ko na lang yung paa ni Leo na masakit. Kaya eto, nakipagtaguan ako para di niya ako makita. Mukhang galit eh. Basta, nagtago ako sa likod ng krus. Kaso, pagsilip ko sa kanya, nangyari ang di ko inaasahan. Bigla din kasi siyang sumilip, kaya ayun, naglapat yung labi namin. Medyo nailang ako sa nangyari, kaya bumaba na ako sa bundok. Tapos, habang pababa ako, naalala ko bigla yung hiniling ko sa bundok na yun. Yung halik na yun, hindi pwede yun. Di naman sinadya yun eh. Aksidente yun. Sana hindi matupad ang hiling ko. Sana hindi totoo ang mga kwento ni Leo. Kaya eto, pagkababa namin, hindi ko na siya kinausap. Naiilang kasi ako sa nangyari. Iniwan ko na siya at umuwi na ako agad sa bahay ni Tito Roger. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na nga pinansin yung mga aso na tumatahol. Ay naku. Tapos, diretso lang ako sa kwarto at nahiga ako sa kama ko. Hindi ko makalimutan ng aksidenteng halik na yun. Kainis. Glester, okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Bakit ang putik mo? At saka yung dinaanan mo, oh, puro putik. Wika ni Tito. Saka pa lang ako natauhan. Ay nako, napakalalim kasi ng iniisip ko. Puro putik pala yung paa ko. Kaya eto, nagugas ako ng paa sa banyo at nilinis ko yung dinaanan ko. Grabe, bakit ba kasi di ko malimutan ng halik na yun? Kaya naman, eto, matapos ko malinis ang sahig at yung paa ko, nahiga na ulit ako. Subalit, habang nakahiga ako, napapahawak ako sa labi ko. Ay nako, ang gulo ng isip ko. Naiilang natuloy ako kay Leo. Parang ayoko na siya makita ulit dahil sa nangyari. Bahala na nga, kapag andito siya, edi hindi na lang ako lalabas sa kwarto para hindi kami magpangita. Kasi baka sa tuwing makikita ko siya, yun ang palagi kong maaalala, yung halik na yun. Pero napaka unfair ko naman, kasi di naman niya sinasadya yun eh. Pero bahala na, basta ayoko muna siya makita. Lester, bangun na dyan. Tara na magtanghalian. Kanina ka pang nakabaluktot dyan sa kama mo. Bakit ba para kang baliw dyan? Ungot ka ng ungot. Wika ni Tito. Ah, okay lang ako Tito. May iniisip lang ako. Wika ako. Tapos eto, nagdungon na ako sa kusina kasama si Tito.
Glester, balita ko. Galing ka daw dun sa itaas ng bundok. Wika ni Tito. Opo Tito. Paano niyo po nalaman? Wika ko. May nakapagsabi lang. Wika naman ni Tito. Okay. Wika ako. Glester, kapag may hihilingin ka doon sa bundok na yun, pag-iisipan mong mabuti kasi halos lahat ng humiling dyan, lahat nagkaroon ng katuparan. Wika ni Tito. Kinabahan tuloy ako bigla, pero baka naman excuse yung nangyari sa akin. Tito, ikaw ba? May hiniling ka na ba dyan sa bundok? Tanong ko kay Tito. Hindi ko alam kung sasagot siya. Meron. Isang pangako na pinangahawakan ko hanggang ngayon. At umaasa ako na sa pagdating ng panahon, magkakaroon ng katuparan ng pangakong yun. Wika ni Tito. Tito, anong pangako yun? Wika ako. Kaso, numiti lang si Tito. Napapaisip tuloy ako kasi napakadaming lihim na parang tila ba gusto kong malaman mula sa bahay at mula kay Tito Roger. At alam ko na sa tamang panahon, malalaman ko ang sagot sa lahat. Hindi ko siya pipilitin basta hahayaan ko si Tito na siya ang magbukas ng kasagutan sa lahat ng lihim ng nakaraan. Glester, basta yung puso mo, alagaan mo, at kapag nahanap mo na yung taong magpapasaya sa'yo, huwag kang magdalawang isip na ibigay sa kanya ang lahat kasi kung mahal mo siya, kakayanin mo ang lahat. Masakit man ito at mahirap, gawin mo lang yung sigaw ng puso mo at huwag kang bibitiw sa mga pangakong susumpaan nyo. Wika ni Tito. Medyo malalim ang mga sinabi ni Tito. Parang may pinaguhugutan siya. Kaya ito, lalo akong nagkaroon ng interest na alamin ang lahat ng tungkol kay Tito. Kasi medyo malalim yung mga sinabi niya. Gumingiti lang siya, pero bakit ganun? Parang tila ba napakalungkot ng mga mata niya kahit nakangiti siya. Glester, ikaw ba? Bakit parang balisa ka simula pa kanina? May nangyari ba sa'yo sa bundok? Wika ni Tito. Wala naman Tito. Pagod lang siguro ako. Wika ako. Basta, Glester, yung sinabi ko sa'yo, wala pang hindi tinupad na hiling ang bundok na yan. Wika ni Tito. Ay naku, kaya ito, Napa-Subo talaga ako ng kanin kahit napakainit. Oh, dahan-dahan, ipan mo muna para di ka mapaso. Wika ni Tito. Ay naku, ayokong mangyari ang iniisip ko. Babalik ako dun at hihilingin ko na sana hindi matupad ang unang hiling ko. Kaso, eto, biglang humangin ng napakalakas. Tapos, sumabay pa ang napakalakas na ulan. Ay nako, paano ko makakaakyat dun? Ang dulas pa naman. Glester, alam mo, kapag ganyan daw ang panahon dito, kapag umahangin ng malakas at umuulan ng malakas,
May isang hiling na naman ang natupad. Sino kaya yun? Sana all. Wika ni Tito. Gusto kong maiyak. Tapos, biglang may bumagsak sa ulo ko habang nakain kami. Paghawa ko. Ew. Ipot ng butiki. Wala ka, Glester. Anong hiniling mo dun? Kasi, isa yan sa mga senyales na natupad na yung hiling mo. Wika ni Tito Roger. Tito, wala pa. Wika ako. Pero sa isip ko, parang gusto kong magmura. Kasi naman, bakit ba nangyari yun? Ano yun? Paano yun? Alam nga namang mag-espadahan kami. Ay naku, ayoko na sa earth kapag nangyari yun.